Ginawa nga ito ni D'Angelo Russell matapos na matalo ang kanyang team sa Game 1 at matapos din ang kanyang embarrassing performance sa kanyang 26 minutes na paglalaro. 8 points, 3 assists at 1 turnover mga idol, shooting 36% sa field at ang kanyang plus minus ay worst sa buong Lakers team na negative 25. Well, after siguro ng naging pag-uusap ng buong Lakers team mga idol sa locker room after nilang matalo, ay itong si D'Lo ay lumabas nga agad parang mag-shooting. Para nga praktisen ang kanyang tira matapos nga ng kanyang hindi magandang shooting night sa Game 1 kung saan 0-4-3 nga siya sa mga 3-pointers at masasabi ngang walang masyadong naitulong dito sa team ng Los Angeles Lakers. Well, mukhang disappointed inis itong si D'Angelo mga idol sa kanyang naging performance para nga sa kanyang team. At mga idol, kinukonsidera na nga na itong si D'Angelo Russell ay ibangko, i-bench mga idol at gawing starter itong si Dennis Schroeder. Ayon nga dito sa balita ni Dave McMenemy na multiple team sources nga daw ay sinabi sa ESPN na may concern ang team na maaring ma-lose nila itong si D'Angelo Russell kapag nga binangko nila ito at ginawang off the bench player. Baka daw makita yon ni D'Lo as a demotion sa team matapos nga na siya maging starting point guard netong LA for the past 2 rounds this playoffs. Basically mga idol, ayaw nila mapanghinaan ang loob itong si D'Lo, ayaw nila sumama ang loob neto ni D'Angelo Russell nang dahil nga sa pagbabangko na binabalak ng team ng Los Angeles Lakers. And well mga idol, ang dahilan kung bakit binabalak nilang gawing off the bench player itong si D'Angelo Russell ay dahil siya nga ang inaatake at inaatake ng Nuggets offense. Nang dahil hindi naman ganun kagalingan itong si D'Lo mga idol pagdating sa depensa. At sinabi nga rin niya neto ni Bruce Brown na yan daw ang game plan ng team ng Denver Nuggets. Natakihin nga daw itong si D'Angelo Russell every single time. Dahil hindi nga daw siya ang best defender, so we wanted to make it tough on him. So may malaking desisyon na gagawin itong si Coach Darvin Ham at ang Lakers coaching staff. Kung ibabangko ba nila itong si D'Angelo Russell gagawing off the bench player para nga mabigyan ng solid defensive starting five itong team ng Lakers sa pamagitan ng pag-insert kay Jared Vanderbilt o kaya naman kay Dennis Schroeder. Or patuloy lang nilang i-start itong si D'Lo at aasa na lang sila na magbibigay ng extra effort defensively, ibibigay ang kanyang best defensively para nga hindi nga ito maging kahinaan ng Lakers defense kapag siya'y nasa court. Pero I think mga idol personally, dapat ngayong playoffs na, playoff time, dapat yung feelings ay set aside muna. Dapat hindi personalin yung pagmabangko sa'yo kagaya ng binabalak ng team ng Los Angeles Lakers at ang kanilang kinakatakot na baka maramdaman ni D'Lo, baka ma-lose nga doon lang itong kanilang starting point guard. Pero dapat ang mindset na ngayong panahon ng NBA playoffs ay championship or never. Dapat ang mga players ay matuto ng magsakripisyo para nga sa ikabubuti ng team. Okay na kailangan ibangko si D'Lo at si Schroeder muna para nga ma-improve ang lineup ng team ng Los Angeles Lakers ay dapat matutunan ni D'Lo na i-welcome yun ng open arms. Maging bukal nga sa kanyang kalooban yung pagbabangko muna sa kanya kung sa ikapapanalo at kabubuti naman yun ng team ng Los Angeles Lakers. And for example na lang yan mga idol, nung 2020 team ng Lakers nung binangko ni Frank Vogel itong si JaVale McGee at pati na rin si Dwight Howard laban sa team ng Houston Rockets sa second round para nga i-match ang small ball lineup nila. And then nung nanalo na sila dahil sa sakripisyong yon ng big men ay sa third round naman Western Conference Finals, kinarap nila itong sila Jokic at gamit na gamit naman itong si JaVale at si Dwight at yun ay nagresulta rin ng pag-advance nila sa finals naman. Kaya I think dapat ganito rin ang approach ni D'Lo mga idol sa kanyang pagiging off the bench muna kung sa ikabubuti naman to ng team.